Taong 1993, isang French electrician ang nasiraan ng sasakyan habang tinatahak ang kahabaan ng Sahara Desert. Ang lugar na ito ay sadyang mapanganib, kung kaya bihira lamang ang mga taong dumaraan dito. Bukod kasi sa tindi ng init ng sikat ng araw, malalakas na buhawi rin ang maaaring sumalubong sa iyo. Pero isang nakakabilib at nakakamanghang paraan ang ginawa ng ating bida upang makaalis dito. Ano kaya ito? At paano niya kaya ito ginawa? Ayan ang ating aalamin dito lamang sa ating Munting Channel, kung saan marami kang mapupulot na aral, inspirasyon, kaalaman at mga karunungan. Bago tayo magsimula, maaari bang i-hit mo muna ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload. Maraming salamat! Isang lalaking electrician ang nagngangalang Emile Leray ang nasa mahabang bakasyon noong mga panahong iyon. Nagsimula ang nakakabilib niyang kwento noong naisipan niyang magpunta sa Morocco. Ang Morocco ay isang bansa na matatagpuan sa North Africa, kung saan makikita ang ilang mga magagandang lugar, katulad na lamang ng lugar ng mga nasa larawan. Hindi na bago si Emile Leray sa lugar na ito, sapagkat maraming beses na siyang nabisita rito, kung kaya alam na niya ang lahat ng pasikot-sikot papuntang Morocco. Mula sa lugar ng Tantan, excited at masayang-masaya ang ating bida habang siya ay nasa biyahe, gamit ang kanyang sasakyan na Citroen 2CV. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari, pagdating niya ng Tlemcen, ay hinarang siya ng mga militar sa checkpoint at pinabalik na lamang ng Tantan sapagkat merong nagaganap na kaguluhan sa pagitan ng Moroccan government at ng mga rebelde. Agad namang nagmaneho pabalik ang ating bida, hindi upang umuwi, kundi upang lumayo sa checkpoint sapagkat naisip niya na kapag hindi na siya tanaw ng mga militar, ay lilihis siya ng daan at tatahakin ang mabatong daan ng Sahara Desert upang gumawa ng shortcut at makalagpas sa checkpoint. Hindi inalintana ang panganib na maaari niyang makaharap marating lamang ang Morocco. Sa patuloy niyang pagbabiyahe, naisagawa na niya ang kanyang plano at tinatahak na niya ang mabatong daan ng disyerto. Malayo na siya nang maya-maya ay bigla na lamang. Tumama ang kanyang sasakyan sa isang bato. Nasira ang chassis ng sasakyan sa harapan kung kaya hindi na ito maaaring tumakbo. Tinatayang 6 na milya pa ang layo ng pinakamalapit na bayan kung saan siya naroon. Noong mga oras na yon, ay iniisip niya na walang makakapagligtas sa kanya dahil wala namang taong dumaraan doon. Subalit hindi nawawala ng pag-asa ang ating bida, sapagkat habang tinitignan niya ang kanyang sirang sasakyan, nakaisip siya ng magandang ideya kung paano siya makakaalis dito. Ito ay walang iba kundi gawing motorsiklo ang kanyang kotse. Maaaring masabi mo na posible ba yun? Well, posible yan para kay Mr. Emile Leray, sapagkat naisip niya na walang ibang makakapag-alis sa kanya sa lugar na yun, kundi ang kanyang sasakyan rin. Marahil iniisip mo na bakit hindi niya nalang lakarin. Well, sinagot niya yan sa isa niyang interview. Ito raw ay malayo at hindi niya kayang lakarin, kung kaya naisip niyang gawin na lamang motorsiklo ang kanyang kotse gamit ang kanyang malikhaing kamay at isip. Buti na lamang ay mayroon siyang baong tubig at pagkain, nasasapat sa loob ng 10 araw, kung kaya tinipid niya ito. Sinimulan niyang baklasin ang shell ng kotse. Ito ang nagsilbing kublihan niya sa gabi at sa init ng sikat ng araw sa umaga. Maingat niyang pinaghiwa-hiwalay ang mga parte nito gamit ang ilang mga tools na nasa kanyang sasakyan. Isa na rito ay ang kanyang lagaring bakal. Matyaga niyang binubuo ang motorsiklo ng mano-mano kahit pa hindi sapat ang kanyang kagamitan.
10 araw na ang nakakalipas subalit malayo pa siya sa katotohanan. Paubos na rin ang kanyang tubig at pagkain at halos nawawala na siya ng pag-asa. Dahil na rin sa matinding pagod at pag-iisip kung makakaalis pa ba siya o hindi na. Sa isang pagkakamali at hindi ito mapatakbo, maaaring katapusan na ng kanyang buhay. Subalit pinagpatuloy pa rin niya ang kanyang ginagawa. Lumipas pa ang 2 araw, wala na siyang pagkain at wala na rin siyang tubig. Uhaw at pagod na ang ating bida. Subalit maya-maya ay bigla na lamang. Kumpleto at maayos na niyang nabuo ang motorsiklo. Dali-dali niyang dinala ang kanyang mga gamit pabalik sa Tantan. Hindi alintana kahit mabagal lamang ang kanyang takbo. Sinigurado rin niyang nakakabit ang plaka ng kanyang kotse sa likod ng motorsiklo upang wala raw maging aberya sa checkpoint. Subalit hindi pa rin siya nakalusot at siya ay pinagmulta ng 500 dolyar sapagkat hindi ito kinonsidera ng mga pulis. At sa una ay hindi sila naniniwala na mula ito sa kotseng Citroen 2CV. Subalit ikinuwento ng ating bida ang lahat ng nangyari. Binalikan nila ang natirang bahagi ng sasakyan sa disyerto. Mula noon ay bumilip sa kanya ang maraming tao at kumalat ang kanyang istorya sa maraming bansa. Nakatanggap rin siya ng maraming parangal. Ang kanyang sasakyan ay inuwi niya sa France upang idagdag sa koleksyon. At pinansagan niya itong desert camel. Sa kwento ni Emil ay marami tayong matututunan. Una sa lahat ay sumunod na lamang sa batas. Huwag ipilit ang bawal upang hindi na mapahamak. Pangalawa, huwag mawala ng pag-asa. Gamitin ang lahat ng kakayahan kung kinakailangan. Pangatlo ay huwag na huwag kang susuko. Kahit pa halos wala nang natitirang pag-asa. Subalit isang bagay ang higit na mas mahalaga. Walang iba kundi ang magtiwala sa Diyos. Ang ating buhay ay katulad ng kwento ni Emil. Maaaring nasa gitna tayo ng kawalan. Nasa gitna tayo ng problema at pagsubok. At wala tayong nakikita na kahit sino ang pwedeng makatulong sa atin. Huwag nating kakalimutan na kapag wala na tayong magagawa, ang Diyos ang gagawa para sa atin. Sapagkat sa oras ng ating pangangailangan ay bibigyan niya tayo ng talino, kaalaman, at higit sa lahat ay karunungan. Maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lamang ang ating video. Sana ay may natutunan kayo. Hanggang sa muli nating kwentuhan, kaibigan. It's me, Esther Karunungan.